Authorities nabbed a suspect who was able to mulct millions of pesos from those wishing to get a position in government or landing a big business project. Some of those duped by the suspect, investigation results show, included celebrities who were lured by his fake and empty promises. Patrick De Jesus filed this report. Several victims of the government appointments for sale scam went to PNP-CIDG earlier after the suspect identified as Edward Diokno Ehe was arrested by police. Ehe was arrested in Taguig City yesterday after he pointed a gun at a motorcycle rider, during which he also claimed to be from the office of the president. Firearms and explosives were also confiscated from him. According to the police, the suspect uses the name of President Ferdinand R. Marcos Jr. and other government officials in his scam to lure someone for a government position in exchange for money. There was a point na sa palasyo mismo may dumating na 8 tao na when they were asked kung what were their presence dun sa Malacañang, ang sabi nila they are scheduled to take their oath as undersecretaries, assistant secretaries, and other government positions. But it turned out na wala pala silang ganong schedule and walang ganong appointment. So with that, naging curious na kami na to investigate. Among the agencies na kung saan daw ilalagay yung mga biktima, I can mention two. Una yung Port of Batangas, saka CDC, Clark Development Corporation. Aside from government appointments, Ehe's other modus was offering investment in government projects, wherein some of the victims were showbiz personalities who were scammed off millions of pesos. Sabi niya, Mama, anong balak mo? Sabi, na negosyo. Sabi ko, piggery sana. Malaking piggery. Bago ka mag-piggery, Mama, sabi niya ganun, may i-offer ako sa'yo, tingnan mo muna to. Ang in-offer niya sa akin, manpower ng paglilinis. Yung maglilinis ng buong ano na para niya, kay 8 million yung kontrata. Ang pumutok na cheque na sa akin, 15 million. Pero ang nakuha niya mismong cash na panglagay doon sa mga lahat ng konsihal, vice mayor hanggang sa mayor, 3.5 cash. Pera ng partner ko yun. Kaya nalugas yung buho ko. Siya pinigsa. Sa sobrang stress. Kami yata ang pinakamalaki. 366 million ang total nakuha, pero in receipt, 266. Ang ipinangako niya sa amin was yung bingo blackout sa PCSO. That was way back 2017-2018. Nung nakuha na namin yung dokumento, pinakita namin kay General Garma, it was fake. Gumagamit pa siya ng mga goons para i-threaten yung partner ko. Papadala siya ng goons sa harap ng bahay. The CIDG and Presidential Anti-Organized Crime Commission are verifying other cohorts of the suspect. The authorities then reminded everyone that there is no appointment or government projects on sale, in which Malacañang has also previously said. Matagal na po ito. As way back to 2016-2017. So hindi lang po sa administration ni BBM. With the arrest of the suspect, I hope matigil na itong mga ganitong scheme, kasi kawawa naman itong mga public officials natin, lalong-lalo na yung mga nakatalagang secretary sa Malacañang na nasisira ang kanilang mga pangalan. Patrick De Jesus for The Nation.